Proyecto Elmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Salamat sa pagbahagi ng kwento ng kaibigan ko. Natuwa ang kapatid ko at ang kaibigan niya. Gusto ko sanang ibahagi ang kwento naming magpipinsan. Lahat ito ay naganap sa bahay ng aming lola na mayapa na. Isang compound yon at kapitbahay lamang namin sina lola. May kalakihan yung compound kaya lumaki kaming magpipinsan na naglalaro ng patintero. Bahay-bahayan, tumbang preso at iba pa. Nagbalik ito sa alaala ko na magkakwentuhan kami ng pinsan ko na itago na lamang natin sa pangalang Ate Con. Mga bata pa kami noon. May isang lalaki ang kumatok sa gate namin. Hindi ko na maalala pero parang weirdo ang kasuotan niya. Yung parang malaking duwende. Sinabi niya na meron daw sa aming magpipinsan ang pagpapakitaan ng mga elemento na nakatira sa bakuran noon. Isa-isa kaming piniringan at may kandila sa harapan namin. Tinanong niya kami kung ano ang nakikita namin noon. Hindi ko na matandaan kung ano ang sinagot namin. Pero naalala ko pa nga yung mga naging karanasan namin pagkatapos ng pangyayaring yon. Pasko noon, naglalaro kami ng habulan. Sumilip kami sa isang bakanting kwarto. Wala dapat tao sa silid na yon. Pero isang babaeng nakaharap sa salamin ng malaking aparador ang aming nakita. Nakadamit siya na parang sinauna. Yung parang panahon ng Kastila. Humarap ito sa amin at sabay-sabay kaming nagsigawan at nagtakpuhan noon. Dahil wala itong mukha. Napaiyak pa sa takot yung isa naming kasama. Inalo kami ni Lola at sinabing baka ang nanay na yon na namatay na. Pinagpasalamat na lamang namin na yun ang una at huling engkwentro namin sa babaeng yon. May isa akong pinsan na tawagin na lamang nating Kulet. Apat na taong gulang siya ng mga panahon na yon. Si Ate Con ang nag-aalaga sa kanya. Paakit sila ng hagdanan isang hapon. Biglang tumigil kalagitnaan si Kulet noon. Galit ito at sinabing, "Mama! Alis dyan! Hayop!" Minura niya ito. Ganun na lang ang hilakbot ni Ate Con at nagmamadaling binuhat at itinakbo pababa si Kulet. Lapitin din kasi ng elemento si Kulet noon. Madalas itong lagnatin at kapag pinapatawas nila, lumalabas na nababati ito. Maraming beses na duwende ang buwabati sa kanya. Minsan naman, sinasabing na matanda, kaya binilan siya ng mami niya ng beads na bracelet na pang-proteksyon umano niya mula sa mga elemento. Mukhang epektibo naman dahil nabawasan ng mga hindi maipaliwanag na pagkakasakit niya at pakikipag-usap sa mga hindi nakikita. May nakababatang kapatid din si Ate Con. Natawagin na lamang natin siyang Mina. Naglalaro kami sa puno ng aratilis nang bigla siyang umiyak noon. Nakita na lamang namin na nadapa ito. Nagsumbong siya na may tumulak umano sa kanya. Kinagabihan ay nilagnat ito. Pinatawas din siya. At yun ang kauna-unahang beses na makakita ako na itsura na nabuo mula sa kandila. Mukha itong matandang babae. Ang sabi ng magtatawas ay may matandang babae umano ang tumulak dito. May punso din sa bahaging yun ng bakuran. Madalas silang sawayin pag naglalaro sa bahaging yon dahil pinaniniwalaan nilang may nuno sa punso na yon. Pero dahil bata, madalas pa din silang maglaro doon. Isang araw ay nagkasakit na naman si Mina. Bukod sa lagnat, nagbalat yung mga kamay niya. Grabe yung pagbabalat ng mga kamay niya na halos kita mo na yung laman noon. Naalala ko na ang sabi nila, meron umano siyang nagambala sa may punso
kaya siya pinaparusahan. Ilang araw din nagamutan bago tuluyang umayos ang lagay niya. Nung nasa 12 taong gulang na ako, ako at ang kapatid ko pati si Ate Con ang mga tumayong babysitter sa mga nakababata naming mga pinsan. Nasa taas kami ng kwarto sa bahay nila Lola noon at binabantayan na mag-iisang taong gulang naming pinsan. Ganun na lang ang takot ng kapatid ko at ni Ate Con nang mapansing parang nanglilisik ang mata ng baby. Tinawag nila agad ang tita ko kasi umiikot na din ang mata nito. Pagkatapos ng ilang minuto ay pumalik din naman ito sa normal noon. Ang naalala ko naman tungkol sa parehas na baby na yun ay may pagkakataon na iniwan ito sandali ng mama niya sa malaking kama. Umakyat ako sa kwarto nila para makipaglaro kay baby. Pagpasok namin ng tita ko sa room, nasa baba na ng kama yung baby. Kung gumapang at nahulog ito, dapat umiiyak siya, di ba? Kabaliktaran ng nangyari dahil tumatawa ito na para bang may nakikipaglaro dito na hindi namin nakikita nun. Dali-daling kinarga ng tita ko si baby at sinenyasan ako para lumaba kami. Pagbaba namin, nagkwento ito na may manika na lagi niyang nakikitang malapit sa baby niya. Lumang manika ito ng lola ko. Isa itong malaking doll. Hindi namin ito pinaglalaruan dahil natatakot kaming magpipinsan dito. Hindi ko alam kung bakit pero kung saan-saan namin nakikita yung manika na yon. Kahit wala naman sa amin ang gustong maglaro nun. Natigil naman ang mga ganong karanasan nang umuwi na ang tita ko at yung family niya sa bahay nila sa Sampaloc. May bantay din umano ang bahay ni Lola. Maraming okasyon na ang ginawa doon. At madalas, may mga bisita kami na nagsasabing may nakikita silang babaeng nakaitim sa may terasa. So far, hindi naman nagpakita sa amin yon. Sa mga bisita lang. Ang susunod na kikwento ko sa bahay naman namin naganap pero kaparehas ng compound. Maraming salamat, Sir Seth.